Ginamit ng antike para pigilan ang mga residente na lumabas ng bahay. May report si Mayan Corvera. Patok ngayon sa social media ang cellphone apps na TikTok. Hindi lang bata, matanda, may jowa o wala ang gumagamit ng sikat na apps na ito. Katunayan, sa buong mundo, umaabot sa mahigit 800 milyon ang gumagamit ng TikTok, kasama pa ang kanilang mga alagang pusa o aso. Isang paraan raw ito para ma-relax at mawalang stress, lalo na ngayong may umiiral na quarantine dahil sa COVID-19. Kaya ang local government ng Antique, ginamit na rin ang TikTok apps para mapigilan ang mga residente sa paglabas ng kanilang bahay. Inilunsad ng Antique ang hashtag Stay at Home Antique na TikTok Challenge. Batay sa rules, pagalingan sa paggawa ng kakaibang TikTok video na hindi pa lumalabas. Bukas ang challenge na ito sa lahat ng mga Antikenyos. Kailangan tatlo o mahigit pa ang miyembro ng pamilya na kasama sa video. Ang video dapat kinunan sa loob o anumang parte ng bahay kasama na ang garden o garahe. I-disqualify naman ang anumang video na ginawa sa mga public places gaya ng kalsada o public areas. Kapag in-upload, kailangan itong i-public kahit pa sa Facebook aga. Kapag in-upload, kailangan itong i-public kahit pa sa Facebook account gamit ang hashtag Stay at Home Antique. Tatlo ang mapipilang pinakamagandang video batay sa kriteriya na funniest, creative at unique o kakaiba. Ang first prize maaaring manalo ng 3,000 piso, 2,000 ang second at 1,500 ang third prize. Ang first prize maaaring manalo ng 3,000 piso, 2,000 ang second prize at 1,500 ang third prize. Bukod pa rito ang 20 consolation prizes na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ang sinumang mananalo ay anunsyo sa March 31. Paglilinaw naman ng local government ng Antique, donasyon ang ipapamahagi sa mga mananalo at walang gagamiting pondo ang gobyerno hinggil dito. Para sa Eagle News, Mayan Corvera will live in interesting times.